Sariwa pa sa alaala ko ang pangyayaring ito kahit na halos 8 taon na itong nakalilipas. Nag-iinuman sina kuya, mama at ang tropa niya habang ako ay nakikinig lang sa kanilang kwentuhan. Hindi pa naman kasi ako pwedeng uminom noon dahil minor de edad pa lang ako. Si mama ay may kinuha sa kusina, ngunit pagbalik niya, tanong niya sa tropa ng aking kuya. Oh, akala ko ba magsi-CR ka? Ang bilis mo naman yata, di kita nakita dun sa kusina. Ngunit sumagot lang ang babae sa kanya nang, "Oh, eh, tita, hindi pa naman po ako tumatayo dito ah." Manila Encounters. Nangyari ito sa aming field trip sa Manila. Tandang-tanda ko pa ang lumang hotel na iyon pero hindi ko na lang papangalanan. Nangyari ang kababalaghang ito. Alas 2 ng madaling araw sa aming tinuluyang hotel. Dahil usapan na simula pa nung umabiyahe kami. Nag-stay sa isang kwarto ang lahat ng babae sa klase namin para masayang magkwentuhan at yun nga ang nangyari kinagabihan. Saka lamang dinalaw ng antok ang lahat. Ilang minuto bago maghating gabi. Bandang alas 2 ng madaling araw, nagising ang isa sa amin. Sa umpisa ay akala niyang siya pa lamang ang gising sa aming lahat sa kwarto hanggang sa makita niya ang parang outline ng isang babae na nasa isang sulok ng kwarto. Kinusot pa nga niya ang kanyang mga mata hanggang sa maaninag niyang para itong nakaharap rin sa kanya. Dahil nakaramdam ng konting pangingilabot, kinapa niya at ginising ang kanyang katabi. Pilit niya itong ginigising subalit hindi ito tumutugon dahilan upang magbalik na lang siya sa pagkakahiga at nagtalukbong na lang. Kinaumagahan, sa gitna ng kwentuhan namin para sa expectation sa pagpapatuloy ng aming field trip, umangon at napatulala sa kinaroroonan namin ang kaklase naming naunang nagising kaninang alas 2. Tinanong ko siya kung bakit at pautal-utal siyang sumagot nang patanong rin sa amin. Diyan ba kayo lahat natulog sa extra beds? Oo, bakit? Huwag niyo naman akong lukuhin ng ganyan. Pagpapaalala ko pa nga sa kanya. Dala ng lubos na pagtataka. Teka, di ba ikaw yung may sabi kagabi na ayaw mo ng katabi kasi maligot kang matulog? At bigla na lang siyang napaiyak sa napagtanto niya. Kwento niya sa amin ang buong pangyayari at dito'y nanghilakbot din kami. Sino ang kanyang katabi na ginigising pa niya kaninang madaling araw? Sino rin yung babaeng nakatayo at tila nakatitig sa kanya sa isang sulok ng aming kwarto? Manila Encounters. Hindi lang iyon ang nangyari sa amin. Sa pareho din na lumang hotel na tinuluyan namin sa Manila, lahat ng mga room ay merong keycard na kung saan ito ang mag-a-activate sa kuryente ng kwarto. Habang nagsha-shower ako, 2 beses na namatay ang ilaw. Sa 2 beses na iyon, inamin naman ng mga kaklasikong babae na pinagtitripan lang nila ako at sila ang may gawa nun. Inaalis kasi nila ang keycard kung kaya't nawawala ang supply ng kuryente sa kwarto. Sinabi ko sa kanila na itigil na nila
ang ginagawa nila dahil hindi ako matapos-tapos sa pagligo. Ilang minuto ang lumipas at pabanlaw na sana ako. Nang sa ikatlong pagkakataon ay namatay na naman ang ilaw sa shower. Lumabas na ako ng banyo para magreklamo sa kanila dahil hindi na ako natutuwa. Pero walang kahit na sino ang nasa aming kwarto. Katakataka namang may ilaw sa bedroom. Subalit nang muli kong nilingon ang CR, partikular sa shower area, ay nagpapatay sinti ang ilaw. Ibinahagi din ng aking kaibigan ang kanyang karanasan nang sandaling siya naman ang naiwan sa aming kwarto at nasa loob ng CR. Hindi daw niya maipaliwanag kung paanong bigla na lang bumukas ang pinto kahit alam niya'y nakalock naman iyon. Yung isa naman ay bigla na lang daw nagbabago ang temperatura ng heater kahit hindi naman niya ginagalaw ito kahit nakaset lang sa katamtamang init. Ang iba naman sa aming mga kaklase ay nai-stack pa sa elevator at kung hindi naman ay palaging sa third floor daw nagbubukas iyon kung saan may pagka-gloomy ang vibe. Sa room naman daw ng mga boys, naramdaman daw nilang parang may umuuga at nang titrip sa kanilang mga foam habang sila ay natutulog. Manila Encounters. We had a 3-day event sa work immersion namin malapit sa Testa sa Taguig and I offered them to stay na lang sa apartment namin since yun ang pinakamalapit para hindi na rin sila ma-hassle. Ngunit hindi namin inaasahan na magaganap ang mga sumusunod na kababalaghan sa aming pag-stay doon. Unang araw, natatandaan kong dalawa lang ang light bulb sa kwarto sa taas at sa sala. 10 kaming sama-sama sa iisang kwarto. Kung hindi ako nagkakamali ay mag-aalas 12 na rin ang hating gabi. Kalahati sa aming grupo ay tulog na. Subalit kaming mga gising, partikular ako, ay hindi pwedeng magkamali na nadinig ko ang yabag sa sala. Nagpasama pa nga ako upang i-check kung sino ang naroroon, ngunit wala namang tao. Kinikilabutan man, pero ikinala ko pa rin ang aking paningin upang kumpirmahin kung wala nga talagang kahit na sinong nandoon. Subalit, patuloy ko pa rin naririnig ang footsteps na yon kahit wala naman talaga akong nakikitang tao. Natakot sila matapos naming ikwento ng aking kasama iyon at dito'y parang ninais na nilang umuwi pero gabing gabi na kaya. Hindi ko sila pinayagan at ang sabi ko pa nga'y gagawa na lang natin ang paraan para makatulog kami. Kung kaya't nakitulog na muna kami sa kabilang bahay ng caretaker ng apartment. Pinantayan ko silang matulog dahil takot na takot sila. Magmamadaling araw na iyon nang ako naman ang dalawin ng antok at kinabukasan nga ay tila nabura na sa isipan namin ang huling nangyari sa apartment at pilit na lang namin na hindi pinagkwentuhan habang kami ay nagbe-breakfast. Ngunit hindi doon nagtatapos ang lahat. Day 2. Gabi na naman at nasa sala kami para kumain. Alas 11 na nga iyon. Iniwan ko sila saglit ngunit pagbalik ko ay umiiyak na sila at nagyayakapan pa. Tinanong ko sila kung ano ang nangyari. Ngunit biglang sumigaw yung isa at lahat sila ay nagsilabasan na. Sinundan ko sila sa labas at muling tinanong kung bakit at ano ang nangyayari sa kanila. Ngunit iling lamang ang tanging isinagot nila sa akin. Bakas sa kanilang mga mukha ang takot. Nagsalita ang isa kong kasama at sabi niya na habang kumakain daw sila ay may narinig daw silang iyak ng bata na malapit sa gawing CR kung saan nandoon ang lamesa.
Bukod pa doon, muli na naman nilang narinig ang tila may naglalakad ng mabigat. Alam naman nila na wala naman kahit sinong nasa taas sapagkat lahat kami ay nasa baba ng sandaling yun. Mariin pa nga ang sabi ng isa kong kaibigan na aktong nakita daw niya ang isang anino na nasa gawing hagdan. Kasabay pa nga daw noon ay muli na naman nilang narinig ang papalakas ng papalakas na mga yabag mula sa hagdan. Sa oras na iyon, malinaw din nilang naririnig na parang may hinihila daw itong kadena. Natigil lamang daw iyon nang bumalik na ako sa sala. Subalit ang dahilan ng kanilang pagtakbuhan sa labas ay ang makitang tila itim na figura na nasa gawing likuran ko. Manila Encounters. Naaalala ko noong youth encounter namin noong grade 10 ako. Pabirong sinabi sa amin ni Father na, "Oh, kayong mga bata kayo, dapat matulog na kayo ng maaga. Kasi baka mamaya maingayan pa yung mga estatwa rito. Sige kayo, gagalaw ang mga yan." Tinawanan namin ang sinabing iyon ni Father. Matapos ang isang programa na bahagi ng youth encounter namin, ay isa-isa na kami nagbalikan sa aming mga designated quarters habang ang iba naman sa aming mga kaklase ay naligo pa. Hindi ko alam kung bakit hindi rin ako makatulog hanggang sa inabot na ng madaling araw ang pagbabaling-baling ko sa higaan. Nadinig kong may tila nagbubulungan pa sa kwarto kung kaya't gamit ang aking cellphone ay inilawan ko sila ng flashlight. Hindi nga ako nagkamali sapagkat may kasama pa pala akong gising ng oras na yon. Nagkayayaan na lang kaming limang gising na tumambay sa balkonahe ng aming quarters para magpahangin at ipagpatuloy ang kwentuhan hanggang sa antukin. At iyon nga ang aming ginawa. Sa kalagitnaan ng mahihinang hagik-gikan ay lumabas sa kabilang kwarto ang aming teacher advisor at nagtanong kung anong ginagawa namin doon at bakit hindi pa kami natutulog. Kalaunan pa nga'y nakumbinsi pa namin si teacher advisor na tumambay kasama namin at dito'y mas humaba pa ang aming kwentuhan. Bago matapos at magsibalikan sa aming mga quarters, nag-take pa ng selfie ang isa kong kaklase gamit ang cellphone ng aming advisor. Bago mag-agahan nun, tinawag kaming muli ni advisor at sinabi niyang kinilabutan daw siya sa aming selfie kaninang madaling araw. Tinignan namin ang sinasabi ng aming advisor at napuna nga namin ang ribulto ni Mama Mary na nasa aming likuran. Tandang-tanda namin na nung lumabas kami ay walang kahit na anong ribulto doon o kahit na anong imahin niya ang nasa bandang dulo ng balkonahe. Binalikan pa nga namin ang eksaktong lugar kung saan namin kinuha ang selfie at ang lugar na iyon ay ang tinambayan namin kagabi. Inusisa pa namin ang anggulo ng larawan. Napaka-imposible ang rumihistro sa larawang iyon sapagkat wala naman din kaming nakitang ribulto noong oras na muli namin binalikan ang naturang lugar. Inulit pa nga namin ang eksaktong kuha. Nangilabot kami at naisipan naming marahil. Totoo ang sinabi na iyon ni Father kahapon kahit pabiro niyang pinanggit. Tangan sa aming diwa ang isiping iyon hanggang sa pag-uwi galing sa youth encounter. Plano pa sana naming ipost sa aming Facebook ang larawang nakunan upang ma-share ang kwentong kababalaghan na ito. Subalit bigo kami. Bigo kami. Sapagkat sa hindi maipaliwanag na dahilan, na-delete umano ang mga larawan sa gallery ng cellphone ng aming advisor kahit wala ni isa sa amin ang nagbura nun. Manila Encounters.
Sabi sa motto ng aking eskwelahan, "There's no other school like Torres Grande." Oo, marahil tama sila kung ang pag-uusapan lamang ay ang pagiging haunted ng pinapasukan kong eskwelahan. Kung makapagkukwento nga lang sana ang gusaling ito, marahil mas malalaman pa natin ang mga matitilim nitong nakaraan mula pa nang maipatayo ang Florentino Torres High School bago sumiklab ang World War II. Lalo pa nang magsilbi itong ospital ng mga sugatang sundalo sa panahon ng digmaan. Isa sa tatlong kwentong katatakutan na umikot sa campus ay ang kwento ng grupo ng mga student players na ginagabi ng uwi dahil sa pagpapractice. Nang sandaling nakapag-ayos na sila at papauwi na, ay in-off na ang mga ilaw sa eskwelahan dahilan upang mas dumilim ang kanilang daraanan papalabas. Habang nagkikwentuhan, ginamit ng mga student players ang flashlight ng kanilang phone hanggang sa walang ano-ano'y isa-isang nagpulasan ng mga ito papalabas. Kwento ng isang kasama nila, pare-pareho kasi sila nang nakita kahit saglit lang nilang natamaan ng liwanag ng phone flashlight ang pigurang iyon na nakatayo sa gawing bleachers na malapit sa stage. Figura iyon ng isang babaeng walang ulo, nakasuot ng school uniform ng Torres at nakaturo daw sa kanila. Ikalawang kwentong kababalaghan sa eskwelahan ay ang tungkol sa lalaking nakabarong sa hallway. Kwento ng ilang mga dating estudyanteng nakakita dito. Nangyari daw iyon sa hallway ng unang palapag ng main building nung sandaling napatambay sila sa lilim ng puno na malapit sa MAPE department. Klarong-klaro daw nilang nakita ang lalaking nakatayo sa gawing dulo na nakasuot ng kupas na barong at parang may tama ng baril sa gawing ulo. Kitang-kita din daw nila kung paanong umaagos ang pulang likido sa kanyang ulo, subalit blurry daw ang bahaging muka dahilan upang hindi nila makilala ng lubos ang lalaki. Napatakbo daw ng mabilis ang mga estudyanteng nakakita sa aparisyon. Nang maikwento nila ito sa kanilang guro, hanggang sa nagpasalin-salin na sa buong campus, umugong ang paniniwalang ito ang multo ng dating TLE head na kinitil ang sariling buhay gawa ng mabigat na problema sa pamilya. Panghuli ay ang katatakutang naganap sa ilang mga estudyante ng afternoon shift. Kadalasan kasi sa mga ito ay nag-i-stay pa sa eskwelahan hanggang alas 7 ng gabi. Isang araw, habang papauwi na ang mga ito ay tinawag ng mga tunog ng inuurong na upuan at mga yapag ang kanilang atensyon. Tinungo nila ang pinanggalingan ng mga tunog at natuntun nilang galing iyon sa isang classroom sa ikatlong palapag. Naguluhan sila sapagkat wala na silang nakitang kahit na isang estudyante sa naturang palapag. Ang isa pa sa kanila ay sumilip pa daw sa kwartong may nakakakilabot na ingay. Matapos di umano niyang sipatin sa butas ng pinto ay agad itong nagpapapalahaw sa takot. Ilang araw makaraan iyon ay nagkasakit pa daw ang estudyante na unang sumilip sa silid na iyon. Inamin niya sa kanyang mga kaklase na di umano'y nakakita siya ng mapulang mga mata na nakasilip rin sa kanila mula sa loob ng classroom na iyon. Madalas akong maagang dumarating sa opisina. Hindi naman sa pagmamayabang, pero nape-perfect ko talaga ang listahan ng mga punctual sa pinagtatrabahuhan kong kumpanya. Itong huling pasok ko ay 6:20 ng umaga. At since nandun na rin naman ako sa building, ay hindi ko na hinintay pa na mag-alas 7 bago mag-punch in sa biometrics. Nag-log in ako kaagad. At sa tuwing maglalag-in ay tutunog iyon ng isang beep
at sabay magte-thank you sa iyo ang biometrics. Ibig sabihin, successful ang login ko. Halos 2 meters pa lang ang aking layo mula sa biometrics nang muling madinig kong nag-beep iyon at nag-thank you. Nagsalita pa nga ako habang nakangiti. Oy, congrats! Hindi tayo late ngayon ano? At pagkatapos ay lumingon ako sa aking likuran at laking gulat ko nang wala akong kahit isa na nakita sa gawing iyon ng opisina. Kinabahan ako. Aaminin ko. Kung kaya't marahan kong ibinalik ang aking earphones sa aking tenga at nilakasan ko na lang ang aking pinakikinggan upang maibsan ang pangingilabot ko dahil doon. Manila Encounters. I pranked my best friend sa pamamagitan ng text at sinabi kong nasagasaan ako at nasa ospital ako ngayon at sinabi ko sa kanya kung saang lugar. 25 minutes na ang nakalilipas bago siya mag-reply. At pagkabukas ko sa aking inbox, hindi ako makapaniwala sa nabasa ko. Ang sabi niya sa text, ako rin eh, nasa ospital rin ako. Nag-aagaw buhay. Nasagasaan kasi ako sa sobrang pagmamadali papunta sa iyo kasi akala ko totoo. Pero heto, ikaw ngayon. Tawang-tawa sa ginawa mo. Ngayon, lumingon ka sa likod mo at sinunod ko nga ang kanyang sinabi at dito'y nakita ko ang isang lalaking parang basag ang bungo at naliligo sa sariling dugo. Siya, ang best friend ko. Natripan ninyo isang araw ng iyong mga kabarkada na pasukin ang isang abandonadong bahay na matatagpuan sa gilid ng inyong eskwelahan. Kumuha kayo ng mga litrato sa loob sa pagbabakasakaling may mahagip kayong kahit na anong nakakatakot sa inyong larawan subalit nabigo kayo. Walang nangyari. Walang nakitang kahit na ano. Bago matulog ng gabing iyon, muli mong brinouse ang mga nakuhang larawan upang sana'y i-delete dahil walang kwenta naman ang mga iyon. Nagimbal ka na lang at halos maitapon mo ang iyong cellphone nang makita ang ilang kuhang larawan. Larawan iyon ng iyong barkada at sa gitna'y kasama ka pa habang naglilibot sa loob ng abandonadong lugar kanina. Parang CCTV ang dating ng pagkuha ng mga larawan na iyon. Stolen shots kumbaga na parang kinunan mula sa second floor. Ha ha ha.